This is Jersey Madrigal and welcome back to my channel! Kamusta kayo lahat mga friends, mga manay, mga sister, mga seswang, mga sisteret ko out there na nanonood ngayon dito sa aking YouTube channel. I hope you're doing well and I hope you are safe, guys! Yes, for today's video, we are going to... Hulaan nyo ako anong gagawin natin. Hulaan mo. Ikaw. Ikaw ngayon dyan na nanonood, hulaan mo ko anong gagawin natin. Yes! Tama ka! Tayo ngayon ay magluluto! Gusto mo yan, di ba? Magluluto! Bago tayo magsimula magluto, sa mga friends natin out there na nanonood, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking channel, yes, magsubscribe ka na! Hit the subscription button and also huwag mong kalilimutan i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko dito sa aking channel. Gaya nga ng sabi ko, tayo ay magluluto today and ang ating recipe ay napakasimple lang, very simple, walang masyadong palapalabok, walang masyadong recipe, kaya tayo ngayon ay gagawa ng Beef Salpicao. Sa mga mommies out there, I'm sure naiinip na kayo. Kaya ngayon, simulan na natin ang pagluto ng Beef Salpicao! Nandito tayo ngayon sa aking dirty kitchen at simulan na natin ang pagpiprepare ng Beef Salpicao. So, wow! Actually guys, hindi ito mahirap lutuin at napakasimple lang. So, ipapakita ko sa inyo ngayon ang recipe kung ano-ano ang gagamitin natin for our Beef Salpicao. So, eto siya. Napakasimple lang ng ating recipe today, so hindi nyo kailangan na maraming sahog or ingredients para makaluto kayo ng Beef Salpicao. So, pakikita ko sa inyo ang process how to cook. Ipapakita ko sa inyo ang preparation kung paano gawin or lutuin ang Beef Salpicao. Yung lutuin nating beef ngayon ay Beef Sirloin. So, bumili ako ng 3/4 kilo of Beef Sirloin. Kung walang sirloin, pwede rin namang beef ribeye. So, kailangan medyo malambot ang gagamitin nating beef para hindi masyadong matigas. So, ayan siya. Ang gagawin nating hiwa dito sa sirloin is pa cubes. So, ganito. So, ihiwain natin siya na pa cubes. Like this. Hindi siya ganun kalakihan. So, ayan. Nahihiwa ko na po ang ating beef into cubes. So, pwede na natin siyang i-marinate ngayon. Ang gagamitin natin pang marinate ngayon ay Knorr liquid seasoning. Yung original. And of course, kailangan natin ng paminta. Simulan na natin ang pagmamarinate ng beef. So, ganito lang ang pagmamarinate. At syempre, tayo ay maglalagay ng paminta. I love paminta. Ng mga 1 hour ang pagmamarinate natin para manuot yung lasa ng seasoning sa ating beef sirloin. So, ayan ang tsura niya. Habang nagmamarinate tayo ng ating beef sirloin, kailangan natin mag-prepare ng bawang, siling green, ito yung siling pang sigang, and of course, kailangan natin ng butter and olive oil. Ang gagawin nating hiwa sa ating bawang ay ganito. Hindi natin pipit-pitin, hiwain natin ng paganito. So, ganito siya. Ngayon, simulan na natin ang paghihiwa ng ating sili. So, ganito ang paghiwa ng sili dapat. Pasayin. Recap lang po tayo sa ating mga ingredients. So, ito lang po ang ating ingredients
na gagamitin natin sa ating beef salpicao. So, kailangan natin ng butter, garlic, ganyan po ang hiwa ng garlic, siling green, olive oil, Knorr seasoning, and paminta. So, ayan lang po lahat ang ating ingredients. And of course, yung ating minarinate na beef sirloin. Okay guys, after 1 hour ng ating marinate ng ating beef sirloin, simulan na natin ang ating pagluluto ng ating beef salpicao. First of all, kailangan na natin painitin ang ating cooking pan. Maglagay tayo ng olive oil. Maliit na ang ating olive oil, ilagay na natin ang bawang. Next, lagyan natin siya ng butter. Sa bawang, isunod na natin ang ating siling. So, dito lang yan siya. Siling. So, ihiwalay natin yung bawang dun sa siling. Huwag natin pagsamahin. Ginagawa ko para maghalo-halo yung lasa ng bawang at yung anghang ng sili. So, iwalay natin yung bawang sa sili para mas bongga. Ito na ang ating bawang. Ilipat na natin ang bawang sa lalagyan. So, separate natin. Kailangan yung bawang mag masyadong crunchy kasi mas masarap yung medyo hindi crunchy na bawang. So, iwalay lang natin siya. Tapos ilalagay natin mamaya sa ating beef. Luto na ang ating sili. Ihiwalay na natin ang sili sa separate na lalagyan. Ang next natin, kung saan tayo nagpito ng bawang at sili, doon din natin ipipito ang ating minarinate na beef sirloin. Huwag natin ilalagay lahat kasi tawag nito, tutulit siya. So, mga portion by portion lang. Hindi magtubig. Pinagsama-sama na natin lahat ng beef, bawang, at konting sili sa ating beef. So, haluhaluin hanggang sa maluto. And then, in 2 minutes, luto na siya. Wow! Luto na ang ating beef salpicao. So, ilalagay na natin siya. Ipiplating na natin siya para makita niyo. Wow! So, ipiplating na natin siya. Gusto ko may konting sauce. Tignan natin ang sauce kasi masarap yung sauce. And, ilalagay na natin siya ng garnish sa ibabaw na sili. So, ayan siya. Ganyan lang siya. Ready na siya! Ayan guys! Luto na ang ating beef salpicao! Smells so good. So, tikman na natin. Another
recipe na naman po ang aking nagawa today at natutunan at sana po ay nag-enjoy po kayo sa aking video. Marami pong klase ang pagluluto ng beef salpicao. So kanya-kanya po tayo ng estilo ng pagluluto. But this time, ito lang po yung aking style na pagluluto na hindi masyadong kailangan na maraming sahog. So napakasimple lang po. Pwedeng-pwede niyong gawin sa inyong mga tahanan. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, give me a thumbs up. And huwag niyo po kalimutang i-share ito sa inyong mga social media para naman mapanood ng ating mga amiga at mga friends. At huwag niyo rin po kalimutang mag-subscribe sa aking video. At of course, huwag niyo kalimutang i-push ang notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong uploads na video. Meron din po akong social media account, Instagram, Drizzylicious, at Facebook, Drizzy Madrigal. At ayan guys, dito na po ang nagtatapos ang aking video at sana po ay nagustuhan ninyo at napulutan nyo ng konting aral. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta at hanggang sa muli, dito na po nagtatapos ang aking vlog. Bye!